Hi mga bossing, good afternoon sa inyo. Ayan, nag-set up tayo ng microphone para mas malinaw yung aking mga explanations. So, for today's vlog, wala man na tayong ride. Dahil marami nagtanong dun sa comment about sa bike, sa ATR 160 from QJ Motor. So, big shoutout nga pala sa mga nagko-comment, sa mga nakakasagutan ko dun sa comment about sa information dito sa ATR 160. Maraming salamat po. At patuloy tayong humingi ng mga information about these bikes kasi bago nga to sa market, bagong brand. So, excited tayo sa mga parts availability nito. And so, topic natin unang-una, of course, yung ATR 160 Tour. So, ano ba yung basic tour niyan? Ano ba yung mga features niyan? So, pakita ko sa inyo. Yan, so si ATR 160 natin from QJ Motor, isang mabilis lang na motorcycle walk around comparison versus ADV 160 Honda. Alright, naka version 2 rim set na siya, perfect for adventure talaga yan, sumasalo ng mga unnecessary na talbog or lubak, which is si ADV naka mugs pa din. Front suspension ng ADV telescopic, ito upside down fork suspension na siya, which is mas maganda for adventure again. Yan. Okay, so si ADB naka-telescopic pa, si ATR 160 ng QJ Motor naka-upside down suspension na siya or inverted fork suspension. Dual pot caliper for brake, bi-projector headlight, ADB hindi pa naka-bi-projector headlight. Ito lang ata ang scooter na naka-projector headlights, apat yan. Adjustable ang windscreen or windshield, parang sa ADV din. Adjustable ang brake lever na walang kapareha sa ibang mga scooter ngayon sa market. Kahit ADV, hindi adjustable ang brake lever nito. Handbrake, napakalaking bagay. Wala pa akong scooter na nakita na may handbrake. Siguro may ibang brand, hindi ko lang sure. Pero sa ADV, walang handbrake. Napakalaking bagay nito pag gusto mo magpark sa uphill or downhill. Very good yan. Tapos, itong basic na to. Diba, braided ba yan? Braided cable. Alam ko, may nagbabayad ka din for upgrades ng ganito eh. Pero siya, nakaganyan na siya. Out of the box. Tapos, TFT display wise, maganda siya kumpara sa ADV. Kasi, pwede mo siyang i-connect sa phone. Meron siyang built-in GPS. Alright? Dual suspension na din na dibaso. Very good. 8 liters ang kanyang gas capacity. Tapos may charging port siya dito, USB, Type-C, meron parehas. Yan. Keyless yung remote. So yun yung basic tour at pinakamabilis lang na specs tour nitong ATR 160 na to. Then yung next naman is ano ba yung meron tong bike na to na wala yung mga same category niya na scooter. Of course, ang kapareso naman yan sa category is adventure scooter, which is yung ADB 150 and 160 sa nakikita ko na leading brand ngayon, so by Honda. So kung kukumpare natin siya sa Honda 150 and 160, madaming features na wala si Honda na meron to. For example na lang is TFT display niya, pwede kang mag-connect sa phone mo or phone mirroring, Android or Apple, parang CarPlay, parang ganun. Tapos may built-in navigation, may traction control na pwede mong i-on, pwede mong i-off. Meron din tong ATR 160 na dual channel ABS, harap at saka likod. Hybrid na din to. Mataas ang amperage ng battery compared sa mga regular scooter. So 14 amps yung sa kanya sa ATR 160. And yung iba is I think nasa 5 to 6 amps lang na battery. Kaya medyo maliit ng konti yung storage niya. Actually, hindi naman maliit. Kasya naman yung mga pinamili mo. Siguro mga 6 to 7 kilos na dog food kasya sa kanya. Pero ang full face na helmet, hindi. Alright. Ano pa ba yung advantage na ito compare sa ADB 160? Adjustable yung brake lever niya. So, pwede mong i-adjust yung brake lever niya. Tapos yung isa pa, meron siyang handbrake. So, handbrake, napaka-importante yan sa mga scooter na ganito kaliliit. Kasi, for example, nag-park ka downhill or uphill. So, kung wala kang handbrake, kakalsuan mo ng bato or tatabingin mo yung manibela. Pero dahil may handbrake nga sa ATR 160, wala ka ng kabakaba. Kahit uphill, downhill ka mag-park, walang problema. Especially sa mga riders natin dyan na napapadpad sa iba't ibang lugar for their deliveries. Malaking bagay yung handbrake.
Okay, ano pa ba? Yung upgrade niya na version 2 rim set, harap likod, ADB160, naka-mugs pa din sila, harap likod. Ito, same lang naman sila ng gulong, ng size, pero ito naka-version 2 rim na. For adventure talaga siya. Tapos, yung pinakamabigat is yung telescopic fork pa din, yung ADB160. Itong ATR160, naka-upside down fork suspension na siya or inverted fork suspension na siya sa harap. Dual pot caliper din yung brake system niya. So yun yung mga features na na-consider natin. Kaya tayo kumuha ng ATR160 QJ motor instead of ADB160. Nga pala, keyless din to. And pwede mong buksan tong seat gamit yung kanyang remote control. Alright? Nga pala, I forgot to mention, yung headlight din neto is kakaiba sa kanyang kakompetisyon sa market. Okay, so by projector na ang headlight nito, apat na projector headlight. Meron akong review nun. Share ko na lang din yung link sa inyo para mapanood nyo yung aking performance check ng headlight ng ATR160 na projector na. Okay, so ang next topic naman natin is dealership. Saan ba tayo makakuha ng ATR160 ngayon sa market? Of course, QJ Motors. Ang nakikere sa QJ Motors is Bristol Group Motorcycle Philippines. So, saan nila kakakuha ng ATR160 sa Bristol Group? Saan ba ang mga branches ng Bristol ngayon sa Pilipinas? As of today, based sa Google, meron sa Bristol Motorcycle, Caloocan branch. Doon ko siya kinuha. So, Caloocan yung unang branch. Next is Bristol Motorcycle, South Laguna. Sa Binian, meron din silang branch doon. And sa Imus, Cavite, Bristol Motorcycle, Imus, Cavite. Meron din. Pang-apat nila is Bristol Motorcycle, San Fernando, Pampanga. Meron din doon. And then, Bristol Motorcycle, Malolos, Bulacan. Meron na rin palang malapit sa akin, Malolos. Next is yung Bristol Motorcycle, C5, Pasig. Okay? So, yun yung mga branches na updated dito sa Google na chinek ko. So, yun yung mga branches ng Bristol Motorcycle. So, of course, hindi... Ito, sabihin ko na sa inyo, since nagpunta tayo doon sa branch ng Caloocan, nalaman natin yung updated status ng mga parating na ATR-160 kasi as of today, sold out po ang first batch ng ATR-160. Lahat po is under reservation na sila. Base sa nakausap ko na manager ng Bristol Motorcycle Caloocan, meron pa siyang naiwan na 6 reservation from January. Kinary out niya by April. So, April po ang dating ng lahat ng units ng ATR-160. So, second batch po yun. In terms of reservation naman, napakadali lang naman. Tulad ko, eto January kami nagpa-reserve. February namin nakuha yung unit. Nagpa-reserve kami, nag-down kami ng 5,000 pesos. And then, after 2 weeks, tinawagan kami, andun na yung unit. So, kaya kailangan magpa-reserve kayo. Magbabayad kayo ng 5,000 to 10,000 pesos for the reservation para malista kayo. Tapos, pag dumating yung unit by April, sabi nila sabay-sabay daw darating yun ng April, magkakaroon ka na ng ATR-160. Pinaprioritize lang nila yung nagbayad or nagpa-reserve. Nag-down ng 5,000 or 10,000 pesos for reservation. Don't worry kasi deductible naman yun sa total price nito. So, hindi siya dagdag. So, ibig sabihin, pag kinuha mo na yung unit mo, babawas nila yung dinown mong 5,000 or 10,000. And also, sa nag-comment kung cash ko ba ito kinuha or installment, cash po natin siya kinuha, 159,900 pesos plus LTO registration and insurance, 3,500. So, total of 163,400, mga ganyan. Okay? So, yun lang ang binayaran natin for cash. Siyempre, for installment, flash ko na lang din dito yung link kung saan sinabi ko yung about sa installment. I think 56,000 down payment na ito. Pero yun nga. Next naman natin, guys, is yung papers and legalities nitong motor na to. So, pagkuha natin sa kanya, sabi sa akin ng agent na si Albert, after 2 weeks, sir, lalabas na yung ORCR niyan. So, hindi mo pa siya pwede magamit, of course, within the vicinity lang kasi meron naman silang binigay na PNP clearance para makalabas ka or magamit mo siya na malalapit lang. Yun nga, saktong-sakto after 2 weeks, nakuha natin yung ORCR ng scooter na to, which is vinlog ko din siya. Ito yung vlog ko sa kanya. So, okay na, nakuha na natin yung ORCR. Ngayon, may mga nagko-comment doon, hehe, plaka, haha, plaka, asan yung plaka?
I think may issue yung Bristol Motorcycle before pa, mga 2 years ago, about sa pag-release ng plaka. Na-experience din namin yun personally kasi pangalawang binili na namin sa kanila to. Ano namin binili sa kanya is Veloce 500 version 1 na yung plaka is 2 years bago lumabas at kami pa yung kumuha sa LTO branch. Pero natapos na raw nila yung ganong problem, sabi ng manager, and kukunin namin mismo yung plaka sa mismong branch nila sa Caloocan, which is nasagot na rin yung mga tanong nyo. Next topic natin is after nung papers, parts availability naman. So parts availability, doon sa aking last vlog, nakausap ko yung manager about that na meron pong parts na available ang ATR 160. Huwag po kayong kabahan. Hindi na po tayo katulad before na pag sinabing China bike, walang parts na available, matagal dumating ang parts na available. I already experienced that in some of my branded bikes like Kawasaki and Honda. Ganun din, pag wala yung parts na nasira sa'yo, maghihintay ka din ng napakatagal. 3 months or 5 months, minsan 1 year, 2 years pa. Sa Kawasaki ko na big bike, Zipier, ganun din naman. Sa CB110 ko na Honda, ganun din yung, alam mo yun, hindi naman agad-agad available yung mga parts. Unlike sa mga scooter na ina-upgrade or pinapapogi, yun yung mga sinasabi siguro ninyo na available parts lagi, like yung NMAX, Aerox, ADV, available yung mga air filter or consumable parts, ika nga. And don't worry, nakausap ko yung manager ng Bristol, ATR 160, available po ang kanilang mga consumable parts. Ano yun? Brake pads, drive belt available, throttle cable, and more. So para mas malinawang kayo, pwede kayong tumawag sa branch nila, sa Caloocan or sa ibang mga Bristol branch. And as much as possible, if nakakuha kayo neto, magpa-reserve na kayo ng mga parts na yun hanggat meron pa sila. For example, ako nagpa-reserve na ako ng brake pads kasi yun naman ang nauubos lagi sa scooter dahil nga wala naman siyang engine brake or clutch. Yung preno lang ang talagang puhunan mo at lagi mong uubusin dyan, lalo na pag uphill or downhill. So nagpa-reserve na ako ng brake pad sa kanya, parang ginawa ko din sa big bike ko na isa. So brake pad meron naman, tsaka drive belt. So yun nga, parts availability, meron pong parts na available si ATR 160 kasi I think kaparehas nito ng brake pad si ADX 160 ng Bristol. So sabi lang nila, meron daw available. Kaya maganda, pag umorder ka nito, magpa-order ka na rin or magpa-reserve ka na rin ng mga consumable parts, di ba? Ang sabi lang nila is yung mga plastic parts ang medyo matagal. For example, nabasag mo yung windscreen, nag-crack to, nag-crash ka, hindi pa available yung mga parts. So, ibig sabihin, coming soon pa lang daw. So, pwede ka nang umorder, like yung ginagawa sa ibang mga sasakyan din. Pag wala yung bumper, order ka, bayad ka ng malaki, hintay mo na lang. Diba? So, ganun din dito, kaya ingatan nyo muna yung mga fairings kasi meron naman daw, pero matagal-tagal pa. Pero, ganun din naman yan. Kapag lumakas sa market, dadami yung demand, mas dadami yung supply ng mga parts. Diba? Ganun naman talaga. Okay, next natin. Accessories and availability. Okay, so accessories, syempre, kamukha siya ng ADV. Ano nga ba yung pwede mong i-upgrade dito? Crash guard dito, bakal-bakal na ganyan. Top box, side top box for side pannier. Ilaw, DRL, dagdag ilaw, dagdag ganito, dagdag ganyan. Yun, mga accessories. So ano ba yung available na accessories para sa kanya, sa kasa? Pwede ka nang umorder ng top box bracket. Meron na silang top box bracket. Ang price nun is 3.5. Pwede ka na rin mag-preserve ng crash guard. Meron na rin silang crash guard na ang price is 6.850 yata. So yung bakal na ganyan hanggang dito, meron sila nun. Pwede ka na mag-preserve. And then, yung pa lang yung nakikita ko na updated parts. Ako ang inaintay ko, yung tire pressure module. So pag dumating yon, i-update ata nila itong TFT, magkakaroon ng tire pressure module na siya kasi mamonitor mo na sa TFT display mo yung tire pressure ng gulong mo. Diba? Astig. So yun ang iniintay ko kung meron. And kung ayaw mo naman bumili sa kasa, pwede kang bumili sa iba or magpagawa. I think sa mga group ng ATR Bristol na kung saan kasali ako, merong doon nagbebenta ng bracket na nito, ATR 160. Kompleto na, merong top box bracket with side pannier, may crash guard na. I think ang price nun, yung top box na may side bracket, 7.5. Tapos kapag bracket lang, 2.5 ata. Mas mura, di ba? So mag-explore ka na lang. Pero ako for now, stuck muna siya as is. Ang i-upgrade ko lang, top box lang siguro. Okay? So yun, ang available sa kanyang accessories.
And nga pala, para hindi na kayo magtanong about dito, yung panggilid nito, 'di ba? So yun naman kalimitan ang pinapalitan sa scooter, panggilid. Sabi sa akin ng mekaniko at manager doon, hindi ko nabanggitin yung name nila kasi agree naman sila na pares daw. Yung panggilid ng ADB 150 for Honda pasok daw dito sa panggilid. Pero syempre, hindi naman ako ganoon ka fan ng speed. So okay naman na ako dito sa performance niya dahil na-try ko na nga, ito yung vlog ko about that. Nasa comments, yung paakyat, pababa. Hindi ko naman laging angka si Mrs. kasi may sasakyan naman siya. So basically, hindi ko na kailangan ng panggilid upgrades. Pero mali natin, di ba? Yung iba, baka gagawin nila yon. So sabi, pasok doon yung AD sa ADB 150. Alright? Okay, so next naman natin is yung performance check. So dun sa vlog ko naman, sa unang-unang vlog ko, pinakita ko yung performance check niya kagad. Hindi ko na agad binlog yung ganito kasi dapat ito yung una, yung walk around, motorcycle tour, titignan yung mga specs. Kaya ako siya hinuli ngayon kasi para mas agreeable yung vlog ko and yung information na sasabihin ko sa inyo is totoo based on my experience. So magto 2 weeks na sa akin tong motor na to eh. Doon sa aking ride experience papunta ng DRT Bulacan, alam naman natin sa mga rider na nakakapunta ng Bulacan or nag-explore sa DRT Bulacan, alam nyo ang road condition doon. Lubak, panay uphill, panay alikabok, uneven yung mga kalsada, basa, may lumot. So para sa akin, perfect yun sa adventure bike na to. Kaya yun agad yung binira ko pagkuha ko ng motor. And ang maganda pa doon, para sa akin maganda, inangkas ko yung wife ko na almost 74 kilos, 75 kilos, ganyan, or 70. Ako 115 kilos. So na-test talaga to, di ba? Hindi naman yun yung lagi niyang dadalin, pero break-in period ko na rin yun at the same time. Kasi hindi man mahaba yung biyahe ko, panay pataas naman or panay uphill, at tsaka panay lubak yung dadaanan. So para na rin ako nag-long ride noon. Kasi na-test ko yung suspension niya, durability, na-test ko yung engine performance niya kung kaya niyang humatak ng 185 kilos pag uphill, na-test ko yung brake system, power brake system ng ABS front and back. Hindi ko lang na-test yung traction control kasi di naman madulas nung time na yon. Pero walang problema, walang naging issue about sa suspension nito, harap at likod. Braking system, walang issue, harap, likod. Knowing na lubak ang dinaanan namin, pataas. And may OBR pa ako. Total na weight namin, 185 kilos. Kinaya ng ATR 160. Then, na-review ko na din yung kanyang performance ng headlight. Sa dilim na nakahinto at running ng madilim. So, night ride. Na-obserbahan nyo na din. Yung iba nag-comment, masyado daw mataas. Masyadong, siguro hindi nyo lang nakikita yung kalsada dahil yung kalsada kapag may kasalubong ka na galing sa pababa, then umangat, makikita nyo masisilaw talaga sila eh. Ganun naman kasi uneven yung road. Pero pag pantay yung kalsada, hindi siya nakakasilaw. Hybrid, ang performance dahil nga sa hybrid, yung malaki yung battery capacity niya, 14 amps. Nafe-feel ko talaga siya kapag paahon. Then kapag try mong i-bomba ng konting-konti lang, parang i-rev mo ng paunti-unti, doon mo ma-feel yung hagod or yung kamot ng hybrid. Kumbaga mas yung turkey, kumbaga mas mabilis yung alis niya, di ba, yung arangkada niya, which is ramdam mo talaga siya lalo na kapag paahon. Lalo na ako nung dalawa kami ng OBR ko sa taas, nararamdaman ko na yung pala yung reason kung bakit malaki yung battery capacity niya, kino-convert niya sa electric motor para mas malakas yung hatak niya. Then may features to doon na idling stop nasa right side. Idling stop, tapos kapag kinlik mo ng up and down, lalabas yung P0 tsaka P1. So sabi na sa kasa, pag naka P1 ka, pag paahon ka, pwede mo i-switch sa P1. So hindi mahihirapan yung engine. Siguro mag-a-apply doon yung electric or hybrid performance. Na-try ko na siya ilang beses na. Of course, kaya kami. Walang ingay yung makina. Siguro doon yun. Doon pumapasok yung hybrid performance. Kasi knowing na kapag naka-ADV kami, tas dalawa kami, medyo maingay talaga yung makina. Lalo na pag dumadaan na kami sa DRT. Lalo na pag paahon, ramdam ko yung ingay. Or baka naman dahil bago pa lang siya. Diba?
Pero na-try ko naman sa lahat, lahat ng features nito. Bow down ako sa lahat ng features ng ATR-160. Lahat maganda. And kung talagang talong-talo yung kalaban niya, yung ADB-160, na-outdated siya bigla dito sa mga features nitong ATR-160. Okay, so pretty much yun lang naman yung scope natin about here. ATR-160 tour, yung unang-unang, pinaita ko sa inyo yung tour. Features na wala yung iba, nasabi ko na dealership na available kung saan siya kukuha, saan kayo magpapareserve, sinabi ko na din. Prices for cash and installment, papers, ORCR, legalities, parts availability, sinabi ko na din. Accessories availability, nasabi ko na rin. If you want to watch it more, lagay ko yung link sa baba. Okay, so yung ultimate question, pros and cons, tapos if bibili ba ako nito or not, or kung bibili kayo or not. Okay, I highly suggest na before you buy this kind of brand or motorcycle, do a research first. And ito, panoorin nyo yung vlog ko, vlog naming mga nag-post ng performance, then bago kayo mag-decide. Kasi pera nyo yan, kontrolado nyo yan. So, isa lang naman sa iniisip nyo is matibay kaya yan? Meron kayang parts na available nyan? Paano yan pag nasira? Yun lang naman yung iniisip nyo kaya di kayo makabili. Kasi ayun yung tanggapin na mas maganda talaga to sa lahat ng brand ngayon. Dahil China siya. China motorcycle. Kasi China eh. Pero ang ganda ng specs. Ngayon, it's up to you. Pera nyo naman yan. Pero wala naman akong karapatan para magbigay ng suggestion sa inyo na bilhin nyo to. It's up to you kung i-accept mo yung ganong consequences. Kasi ako naman, bumili ako ng big bike ko from CF Moto na 400 GT. Sabi ko nga dun sa vlog ko, previous vlog ko, natawid ko na yan from Bulacan to Aklan ng 3 beses. Wala naman. Okay naman siya kahit made from China. And knowing na CF Moto is a well-known brand ngayon. From 2019, nagpakilala sila, madaming tumaas ang demand. Ibig sabihin, tumaas ang supply. So kapag gaganon, doon magsisimula ma-establish ang company. So madaming gumagamit na artista ng CF Moto. Aside from that, may mga vloggers din sinasali sa Boss Iron Man. Which is, basta ang brand ay consistent sa pagbibigay ng magandang features at support, wala tayong magiging problema sa brand. So yun nga, kaya din ako nagkaroon ng exception na bilhin tong gantong brand, QJ Motor, kasi I think I have the time, I have the money, I have the lakas ng loob para harapin yung mga consequences kung ano man mangyari dito. Parts availability, kung walang makuha, nice lang. Ganun talaga eh. Diba? So, kanya-kanya naman tayo ng trip eh. Pero dahil nga napatunayan ko na ganun talaga yung market natin, kapag unang brand, wala talaga magtitiwala dyan. So, isa ako sa mga nagtiwala sa CF Moto. Hindi ako napahiya, walang problema. Dumami na yung parts na available, which is good. Ngayon, pangalawang trust ko naman is sa QJ Motor naman. So, hindi na ako kinakabahan. Diba? At least, na-enjoy ko siya. Yung mga features na wala doon sa ADV, nandito. Napakalaking bagay ng phone mirroring na Google Maps. Nakakapunta ako kahit saan. Maganda, maganda yung motor. Aminin na natin. Naka-rims na siya. Upside down fork, which is yung Honda ADV, hindi pa. Gastos ka pa ng 20 to 40,000 sa upgrades. Hindi ka rin makakapag-connect doon sa phone mirror, 'di ba? So, kanya-kanya naman tayo ng trip, kanya-kanya rin tayo ng budget. So, ako nag-risk ako dito kasi kailangan ko siyang tignan, 'di ba? At for now, nasa 50% na yung tiwala ako sa brand. On my next vlog, abangan nyo, pupunta tayo ng medyo malayo-layo ng konti dito sa Bulacan. Maglo-long ride naman tayo. Yun yung pinost ko last week. So after nung uphill ride tsaka rough road ride, pwede tayo mag-long ride or isa pang adventure ride na medyo malubak talaga para matest yung suspension nito. Alright? So yun lang. Once again guys, thank you very much for watching my vlogs and don't forget to subscribe and comment and like yung video. I-share nyo na din para sa kadagdagang information about sa ATR-160 QJ Motor. Alright?